Okay, so siguro pwede na nating simulan yung session natin for today. Ako nga pala si Ken Senson sa DICT Luzon Cluster 2 sa EBPLS team. So pinandak namin to kasi isa kasi sa ano namin, project namin ay ano yun, related sa mga data. Although ano siya, hindi naman siya kasama sa tinuturo sa amin, pero syempre nag-explore kami ng iba-ibang mga learning materials or pwede naming ano, matutunan din. At ano, kung kaya naman na i-share dun sa audience namin. Usually kasi mga audience namin, mga LGU. So yun, sinishare namin yung mga bagong learnings. Tulad ngayon, di ba? Nauuso yung mga data regarding sa COVID-19 sa iba't ibang province, sa iba't ibang munisipyo. May mga data na ano na pinapalabas kasi nga para maging aware yung mga tao sa sitwasyon. So eto, kaya namin ano to, inopen itong training na to, syempre para malay natin, makatulong din kayo dun sa pag-share ng mga bagong ano information na makakatulong para mas maano natin yung COVID-19, masawatan na at ano eh, medyo mahirap kasi ano na rin, na-extend na yung ating ano ECQ, di ba? So kailangan natin ng ano, ng tulong-tulong. Ayan. So dito sa ano, introduction to Data Studio, kasi napapansin namin na ano eh, yung mga data ngayon, mas naiintindihan siya kung siya ay nakabiswal. Madali tayo makapag-isip ng mga bagong idea, mga trend. Nakakatulong to sa mga marketers, kaya ngayon invite namin yung mga marketers, ganun din sa mga business owners kasi meron silang mga business, so gusto nilang makita kung sino-sino yung mga ano lang client nila, ano yung trend na mga binibili, ano yung mga malakas ngayong araw, di ba? Tulad ngayon, yung pinaka-trend ngayon yung mga panglinis, pandisinfectant, o kaya naman yung alcohol, yung mga ganyan. So, para ano rin, kung sakaling malatamataas yung trend na yun, at least hindi tayo maubusan ng supply. Kasi, pag naubusan tayo ng supply, ang nangyayari, tumataas yung presyo. O kaya, nahihirapan yung mga taong bumili kasi nga walang stock. So, yun. And, ito rin yun natin, visualization din. So, makakatulong din to sa national agency kasi nga makikita nila doon yung ano nangyayari real time kasi yung ano yung data studio kasi pwede kang mag lagay ng data o information tapos nagre-reflect agad doon sa report nila. So meron nga ako nakitang isang ano isang probinsya gumagamit ng data studio and siguro mapakita ko mamaya. Then ano, doon na lang sila nag-update. Tapos nag-update na rin real-time yung data nila. And ang makakatulong dito, syempre, sa mga data analyst, paano mag-analyze sa mga data. Kasi meron tayong iba't ibang tools, tulad ng mga charts, table. Pwede natin siyang ano, i-customize. So, mamaya gagawin din natin yan. So, yun nga po. Dun sa training session natin, kailangan po natin ng laptop or computer. Tapos, meron kayong background sa Google Sheet or Google Forms. Then, hanggat maaari, meron tayong Gmail account. Kasi ano, ang Data Studio kasi is ano eh, gawa niya, ano, or made by Google. So,
yung ano nila, kalimitan ng ano, na account na ginagamit doon. Siyempre, Gmail. Okay, so doon sa dito studio natin, so ang magiging session natin, so dito matututunan natin paano mag-connect ng data, mag-create ng report, mag-collaborate sa mga kasamahan natin kahit na nasa ibang lugar. Yan, tulad ngayon, naka-work from home tayo at meron pinapadawang report ang boss natin. So pwede tayong mag-share ng ano, nung report na ginagawa natin. Yan. So, ang yan. So, ano ko lang. Present ko lang. Okay. So, what is Data Studio? Data Studio is a completely free data visualization software, so made by Google. Marami tayong mga tools para sa data visualization natin na available online or software. Kaya lang ano, syempre yung iba may presyo, medyo mabigat yung presyo nila. May yung iba trial lang, tapos medyo ano, masyadong complex yung kanilang ano, mga tools. Ang Data Studio kasi ano lang, so at least nakakapag-create ka ng mga reports. Yan, ito yung dalawang interface niya. So meron tayong report dashboard. So mamaya gagawin din natin yan. Tapos what you can do with Data Studio. So, una is visualize your data in any kinds of charts and tables. So, yung Data Studio natin ay easy to read, easy to share, fully customizable dashboard and reports. So, pwede kang mag-drag and drop lang naman ng mga table, yung mga charts natin. Then, dun sa properties niya, pwede kang mag-edit ng tinatawag nilang dimension or metrics. Tapos pwede mong baguhin yung layout o yung design. So yung mga charts na available dito, so mamaya papakita ko rin, pero yung mga halimbawa dito yung line chart, bar chart, mga pie chart. So meron din siyang geomaps, mga pivot tables at iba pa. So yung Data Studio rin natin, pwede rin siya maging interactive. So, meron siyang filter, meron din siyang date range, control, at iba pa. So, meron din siyang links, mga clickable images na pwedeng pumunta doon sa isang website ng product catalogs o mga video libraries o yung mga hyperlink content. Pwede ka rin mag-apply ng mga style, ng mga color themes, at iba pa. So next po, yung easily connect to a collection of data stores. So ang Data Studio is marami siyang variety ng mga data source. Meron siyang Google products, meron siyang mga community data source, meron din siyang mga third party na software, tapos pwede ka rin mag-upload ng sarili mo. So, marami kang pamilya yan. So, mamaya, gagamit tayo ng isang example. Pwede rin tayong gumamit ng BigQuery or MySQL kung may background tayo doon. Tapos, share and collaborate yan. Sorry. Share and collaborate your ideas with other people or to others. So ang Data Studio kasi is pwede mo siyang i-share individual or teams or open to public. Then pwede ka rin makapag-embed ng mga reports sa mga websites, sa mga blog sites, mga blog posts, marketing articles or mga annual reports.
Tapos yung nga nabanggit ko kanina, pwede mong i-collaborate yung pag-create ng report. So bibigyan mo lang siya ng access para sa ano, para doon sa ano natin, pag-create. Next is ayan, so ito yung mga connectors natin. Sa connectors natin, yan, available ay yung Google connectors. Then, andyan yung mga Google products. So, ito, mapapansin nyo, meron tayong Google Analytics, BigQuery, at iba pa. So, mamaya, papakita ko yan. At connectors, yung mga non-Google products. So, nandyan din yung mga open source connectors at your own database. Yan, so, meron din. Next is yung ating data source. So yung data source natin, meron tayong live connection source. Ibig sabihin, kapag nag-update tayo dun sa spreadsheet, so automatic mag-update yung nasa report natin. Yan, extracted data source natin. Yan yung mga ina-upload natin ng mga CSV file. May mga static snapshot ng data natin. Then, meron din tayong blended data source. So, yung ating data studio, pwede siya mag-blend ng data hanggang 5 data source. So, tatry din natin yan later. So, sa pag-start ng data, we started your data set. So, una, kailangan natin ng dimension at saka metrics. So yung dimension, ito yung mga data categories na nakalagay yung name, description, date information, and other characteristic of a category. So for example, itong nasa table natin, yung ating dimension, yung description at saka yung size, kasi sila yung mga name and description. Yung metrics naman, measure the things contained in dimension. So, tulad nito, halimbawa, nakalagay sa right side natin yung quantity. Oh, yan. So, sila yung metrics kasi sila yung kinocompute. So, yung nandito sa left side, the number. So, ano lang yan, for index lang yan. Pero, pwede rin siya maging dimension or metrics. Kasi pwede niyang i-count kung ilan yung item. Yan. So, things to remember. Ang ating dataset ay information na kinokolekta natin. Ito yung nanggagaling doon sa ating spreadsheet, yung sa analytics, at iba pa. So, data source is a data studio representation of your data schema. Ito sila yung connector between doon sa dataset at saka doon sa data studio natin. Next is, a report is the visualization you create, build from various components tulad ng mga charts and tables. Next is, you can share your reports privately or publicly on the web. So, pwede mo i-open for all or for teams mo or pwede sa sarili mo lang din. So, charts are individual components of a report that depicts metrics and dimension from your data source in a variety of ways. And then, when you add a chart to your report, it will automatically populate with the data from your data source. So, ibig sabihin, yung ating pagkoconnect ng data source natin dun sa data studio, automatic, meron siyang i-display na table. So, isa lang naman yon. Pero pwede mo siyang palitan. Pwede mo siyang i-delete. Kasi para siyang default na siya eh. Once na nag-connect ka, meron siyang isang table na o chart na malalagay. Okay, so doon tayo sa ating data studio. Ito yung ngayon natin. Pupuntahan.
So, pwede kayo mag-type dito ng Data Studio. Ayan. So, meron tayo dito ang datastudio.com, datastudio.google.com. Click mo lang yan and then itadirect ka na dito sa interface niya. Ayan. So, dito sa ating interface, so, una, ipapakita niyo yung report homepage na kung saan is meron tayong blank report, meron tayong mga sample template. So, sa sample template natin, meron tayo dito sa right side na template gallery. Yan, pag pinindot natin yan, yan, so pwede tayong tumingin ng mga template na pwede nating anuhin, gamitin. So, at least hindi na siya, ano, hindi na siya, tawag dito. Hindi tayong kagawa ng template. Kumbaga, meron ng automate, so napapatala lang natin ng data. Yan. So, yun yung mga sample. So, balik tayo sa start with a template. Tapos, yan. So, yung ating eto. Yan. So, yung ating mga report, dito, ang visible ay kung naka-check yung owned by anyone. So, ibig sabihin is yan. So, kahit nandyan yung ano, naka-shared sa'yo, nandyan yung sa'yo, then kung gusto mo, sa'yo lang yung makikita mo. So, pwede mo i-select yung owned by me. Yan. Or kung gusto mo, yung naka-shared sa'yo. Yan. So, pwede mo tingnan. Then, so, dito, yan, nakalagay dito yung mga last opened by me, last modified, last modified by me, then created. So, dito, pwede mo siya makita. Tingnan natin yung mga created, last modified by me, then yung last modified. Yan. So, sa taas, meron tayo itong search bar. Yung search bar natin is, ayan, kung gusto natin mag-search ng mga report by name, so, pwede natin i-type dito. O, tingnan natin, COVID-19. Tingnan natin kung lilito itong COVID-19 natin. Ayan. So, di ba? Okay. So, balik tayo dun sa ano? Sa all. And then, dito sa may gilid, meron tayong recent. Yung recent, yung default view natin. And shows report that were most recently edited. So, yan. Yan yung mga recently edited ko. Tapos, yung share with me, shows only files that others have invited you to edit or view. Yan. Tapos, ito yung, syempre, kung ito yung mga gusto mong i-retrieve. Yan. Na i-ano mo na, na ilagay mo na sa trash bin. Pwede namang ma-retrieve pa ulit yun. And then, ayan, halimbawa, may nakalagay tayo itong event registration. So, dito sa may gilid, meron ditong 3 dots. Pag pinindot mo yan, meron dyang share, rename, and remove. So, pwede mo siyang i-share dun sa kasama mong gusto mag-create ng report. Or pwede mo i-edit yung pangalan or pwede mo siyang i-delete. Yan, pwede, yan, mapupunta na yun sa trash bin. So, click natin yung create button. Sa create button natin, meron tayong report dito, source and explorer. So, mamaya, ayan natin, explore natin to. Dito muna tayo sa report. Yan. So, ito yung yan. Sa report natin, meron tayong mga connectors. Ayan. So, nandyan ang 17 connectors ni Google mula Analytics hanggang sa yan, YouTube Analytics. Meron din tayo mga partner connectors na 191 partners.
Ano dito eh, pag click ka ng isa sa kanila, so meron siyang ano eh, meron siyang trial na 14 days. Then, kung gusto mo siyang ano, gamitin every month or every year, so meron siyang ano, pricing. So dito, I think dito nagkakaroon ng income ng ano, ang dash ano natin, application natin. Then pwede rin tayo kumonek gamit yung nasa baba pa, yung ating community. May tatlo rito, ayan. Open source connectors. Ayan. Okay, so mamaya tayo magamit niyan. Ito yung ano, dashboard niya. So mamaya lalagyan natin ng reports to. Kung gusto nyo bumalik doon sa report, data, source, at saka explorer view kanina, so pwede nyo i-click yung logo ng Data Studio. Tapos ayan, so babalik na tayo doon sa pinuntahan natin kanina. So ngayon naman is tingnan natin yung ano, data source tab. Sa data source tab, meron tayong list contains data source by name, by owner. Tapos pwede natin itong i-filter kamukha nung kanina. Ayan, so pareho lang naman. Ayan, pareho lang. Tapos doon sa ating teka, tingin tayo na isa rito sa ano, 3 dots, ayan, tulad dito ang file.csv, meron tayong 3 dots dito, may nakalagi dito ang ano, mga dagdag tulad nitong manage added reports at saka remove credentials. So manage added reports, this allows you to view any reports that are associated with this data source. Then yung remove credential naman, this allows you to remove credential associated with this data. So kung ayaw mo nang i-share yung credential, so pwede mong i-revoke yung access. So next po is yung ating explorer tab. Ang explorer tab is ayan, wala po siyang laman. Sorry, ito private at saka temporary scratchpad to para sa pag-i-edit ng visualization, pag-filter ng data para sa mga quick insights. Pero ano, siguro in the future ma-explore natin to. And then doon sa taas, ito. So, meron tayo ditong help and feedback. Yan. Kung meron kayong mga tanong tungkol sa mga paano paggamit nito, o kaya yung paglalagay ng mga formula, kasi meron tayo mga calculated fields na pwedeng i-combine yung mga field natin. Tapos, mag-accrue siya ng panibagong field. So, dyan. May mga help option dyan. User setting. Sa user setting natin, nandiyan yung mga email preferences, developer options, tsaka mga privacy settings natin. Then, meron tayong Google Marketing Platform Product Selector tulad nito. Yan. Yan. Meron tayong for analytics, pang survey, tag manager, at iba pa. Ayan, so balik tayo sa data source tab. Sa data source tab natin, try natin itong event registration and data source. Ayan, dito sa event registration natin, meron tayong mga field. Ito yung field natin. Ito ay mga example ko na record to dun sa ano. Sa ginawa ko example. Yan. So ito, pwede nyo i-edit yung pangalan. Click nyo lang yan. So halimbawa ito, imbis na age group ay age bracket. So pwede nyo i-click yan, edit, or highlight.
tapos lagyan nyo ng bracket. Yes, enter nyo lang. So, automatic, magbabago na yung pangalan niya. So, yung name, pwede naman natin itong baguhin siguro. Try natin yung ano, alias, kasi alias lang yung mga ginamit ko. Hindi naman talaga mga name. Ayan. So, pwede siyang baguhin. Ayan. So, yung field natin contains the information. Meron tayong metrics at saka dimension. Yung kulay green, sila yung mga dimension. Tapos yung kulay blue, so sila naman yung mga metric. Tapos, meron tayo ditong index. Ayan. So, ang ating index o parang list is 1 to 9. Ayan. So, yung explore button natin, ito. Ang explore button natin, yan yung, pag pinundot nyo, mapupunta kayo dun sa explorer tool. So, kamukha nung pinakita ko kanina. So, yung walang naman. Then, yung ating ito naman, dun tayo sa 3 dot ng mga field natin. So, sa 3 dot ng mga field natin, pag pinindot nyo yan, meron tayong count, count distinct, at saka duplicate. At saka ano, meron tayong remove and hide. So, yung count, ang count is, ano siya, yung definition niya, count is an aggregation that counts the number of values of a field within the current filter context. And for example, meron tayo ano, age bracket na 11, 12, 13, 14, 15. So, ikakount niya yun as 5. Yung count distinct naman, so ang count, ang definition naman niya is counts only unique values, so excluding duplicate. So kung meron tayo dito 11 12 13, ikakount lang niya is 3. So kasi duplicate na yung dalawang 11 eh. Ayan. Pero pag count ang binili, so ano siya, magiging 4 kasi dalawang 11, isang 12 at saka isang 13. So, duplicate naman, syempre, kung gusto natin i-duplicate yung field. Yung mismong ano niya. So, try natin duplicate. Yan, duplicate. So, nakalagay dito, copy of age bracket. Yan, so, pag yun yung ginamit natin. So, remove, syempre. Alisin natin yung hindi naman kasama yun. Tapos, yung sa baba, yung hide. Kung ayaw nyo itong makita doon sa dashboard ng report, so pwede nyo i-hide to. Pero baka magamit natin. So later na lang. Pwede naman siyang ano eh, mag-update. So next is type. Yan. So sa type natin, meron tayong text, meron tayong numeric, date and time, boolean, geolocation, currency, at saka URL. Ang numeric natin, meron pa siyang mga sub-menu na number, percent, duration, at sa date and time, so marami rin. Sa geo, marami rin, at saka sa currency, so marami rin. Yan. So, next po is yung ating default aggregation. Sa default aggregation, kapag pinili natin ito siguro. Ito, walang laman tayo. Pero ito, so, pwede kasi na ito eh. Magkaroon ito ng average, count distinct, max, min, sum, auto. Yan. So, yun yung mga, try ko nga lagyan ito ng number. Tingnan natin. Number. Ayan. Tapos, magkakaroon siya ng drop down. So, meron tayo mga additional
Aggregation. So aggregation is, aggregation refers to how the data is structured. So yun. Pero ang H bracket kasi natin text, kaya yan, ilan na lang natin. Next po, yung ating description. Ang description natin ay pwede mo lagyan ng ano, parang ano to eh, comment. Yan, pwede mo lagyan ng comment. So sa comment natin is, lagyan natin ito ng ano, H bracket, so description, from siguro yung mga gen X, gen Y, gen Z. So, example lang naman yan. Optional naman ang ano, description natin eh. Tapos, ano ba ba? Yung ating, ayan, may search bar din pala tayo dito. Ayan, search fields. So, kasi ano to, kapag sobrang dami ng data natin, tulad nung analytics, ayan, Google Analytics, napakaraming data niyan, o napakaraming fields niyan, at ano yan, 1,000 yung fields. Hindi naman siguro haabot ng 1,000, pero marami. So, pwede mo siyang i-search para mas madali mo siyang i-view. Tulad ng gender. Ay, sorry. Ayan, gender. Yan. So, madali mo siyang mahanap at madali mo siyang mababago yung type niya tsaka yung aggregation. O, pwede mo rin para pwede mo rin mabago yung field name niya. Okay. So next po is ayan. So kung gusto niyo mag-add ng field, pwede naman ito. Tulad niyan na gusto natin pang number 10. Ano kaya yung pwede rito? So, siguro, ayan, try natin yung record count. Kulang kasi, ayan. So, kapag kayo ay nag-add ng field, ito yung lilitaw. So, meron tayong field name. Ito, field name. Meron tayong formula. Tapos, so, try lang tayo, ah. So, pwede natin maglagay ng mga formula tulad ito, sum. Sum ng record count. So, pwede rin naman nating ito. Ayan. Ayan. Kapag hindi yan, pwede. So, try natin yung isa. Yung pinakita niya kanina. Kasi metric na to eh. Region. Ito. Ay, hindi na-click. Ayan. So, kapag may check, ito, nasa baba na to, may check. Ibig sabihin, tama yung syntax o yung command niya. Pero pag kanina, di ba, pinakita niya may error, so hindi siya mag-save, hindi siya mag-create ng ano niya, sarili niyang field. So, try natin to. Save. Ay, sorry, wala pala field name. So, ano to? Total region. Yan. So, save natin. Ah, try ko nga ano to. Plus sum ng, wala kasi tayong actual na ano eh, na pwedeng mag-add. So, siguro pwede tayo, mamaya gawa tayo ng ano, ng unit price at saka quantity. Ano? O siguro ganun na lang. Kasi hindi naman ma-add to. Hindi kasi to number eh. Text kasi yung region natin. So, later na lang to. Okay. Pero kapag ano, ayan, tulad yan. Kapag naging successful naman, so mag-accurate siya dito ng function na ano, na command. So, check natin yung laman niya. Yan. So, ginawa ko kasi yan dahil dun sa sign up, naglagay ako ng PH 03. Ito kasi yung ISO code ng ano eh, ng province or ng region pala, sorry. Ng region. Region 3 tsaka region 4A. So, yung PH 40 galing siya ano. Ano siya? Region 4 Asia. So, saan ko kinuha itong
pH 03 tsaka pH 40. So kung mapapansin nyo doon sa ating description, ang source niyan is yung ISO 3166-2 10 pH. So pag pinuntahan natin ito sa internet, ayan, so meron tayo ano, ayan, 17 regions, ay sorry, dito lang. Ayan, so dito ko kinuha yung mga yan. So kasi tinatry kong ano, i-explore yung iba't ibang ano, region. Ayan, so meron din province. Pero hindi ko pa natatry ito eh. So siguro later matry natin. So next po yung ating, ito yung mga nasa taas ito. Data credential, nakaset siya sa ano, sa owner. Pero pwede mong baguhin yan. Pwede yung owner credential yung data source. Pwede yung viewer's credential. So kapag owner credential, so sabi dito, use the data source owner credential to access data through this data source. Disenable user with permission to this data source to access data without having access to the underlying data set. Kumbaga, parang ikaw yung, parang control mo yung data source mo. Pero kapag viewer's credential ka, so kailangan mo munang humingi ng permission dun sa ano, sa owner para ma-access mo yung data source. Kasi ano eh, kapag lahat may control ka dun sa data source, pwede na lang ma-edit yan, pwede mabago. So kapag meron ka ng i-re-retrieve na o ipo-project na report, magugulat ka na lang may mga naging changes. Pero for the meantime, dahil ikaw naman yung may account dito, so owner's credential tayo. Then try tayo ng ano, ayan, sa may share, ito, sa may share natin. Sa share natin is, ayan, pag pinindot mo siya, pwede mo siyang lagyan ng ano, ng email address ng kasamahan mo. Pwede siyang viewer, pwede siyang editable. Para lamig naman siyang ano, Google Docs, Google Sheet, at saka Google Slide. Yeah, pwede mo i-share sa iba. So, ganun din naman sa ano, sa Google Forms. So, ganun din. Pwede mo rin i-share. Yan. So, pwede rin magkaroon ka ng ano, ng manage access. Pwede mong i-share lang sa yan. Anyone on the internet can view or can edit. Or yung mga nasa link lang, view or edit. O pwede yung sarili mo lang din. Pwede mo rin i-copy to, yung pinaka-link niya, then pwede mong i-share. So mamaya, explore pa natin to. Okay, siguro-siguro, ano, try natin mag-open ng isang report. So balik ako dun sa ito na lang siguro muna. Yan, sa report. Event registration. Ito yung na-explore ko eh. Okay, so sa report natin, meron tayo ditong page. Yan, page 1, page 2. Pwede kang magpalit ng report. So, pwede mong dagdagan yan. So kahit ilang page naman po pwede eh. Tapos meron tayo ditong button for full screen, make a copy of this report. So click nga natin yan. So pag pinindot natin yan, pwede siya mag-duplicate o pwede mong i-duplicate. Pwede mong i-duplicate yung data source natin. Tapos pwede mong i-refresh yung data. So kapag ano kasi, kapag hindi nag-update yung data, pwede mong i-refresh para mag-update.
Pero kadalasan naman, mabilis mag-update yung data natin. Pwede mo rin siyang i-share sa ibang tao. Pwede mo rin i-schedule yung ayan, pag-send ng report. Pwede mo rin bigay yung report link. Ayan. Copy mo lang yan. Ayan. Pwede mo rin i-download yung report. So kapag dinownload mo yung report, ano siya, magiging PDF file siya. Tapos, ayan. So meron tayong edit button dito. Pag pinindot nyo ito, mapupunta kayo doon sa pag-edit ng report. Ayan. Edit ng report. Ito, pang-view. So, parang ano rin siya. Kung kayo ay gumagamit ng Google Forms, so halos pareho lang din. So, kamukha nung nabanggit ko yun na may help option din. Tapos, meron din siyang Google Marketing Platform. So, yun yung nilalaman. Next is yan. So, sa edit report tayo. So, sa edit report natin, meron tayong dalawang klase sa buha. Kung wala itong mga ito, yan. Di ba, mag-iba kasi yung laman nung nandito sa gilid eh. Properties niya. Pero pag nandun lang tayo sa pinaka-report, ang nilito ko dyan ay theme and layout. So, sa theme and layout natin, so sa theme muna tayo, pwede kayong mag-customize ng theme. Ayan. Kung gusto nyo mas ano siya, mas magandang tingnan, di ba? So, pwede kayong mag-edit ng theme. Pero meron tayo mga andito, mga sample themes. Ayan, click nyo lang yan. Babago agad yung theme natin. Based dun sa mga ano, naka-template sa kanya. Ayan, so pwede rin kayo mag-upload ng sarili nyong theme. Ayan, pwede rin. Then, yung layout naman. Ayan, meron tayo ditong view mode na header visibility. Header visibility natin controls the behavior of the report header in view mode. The header contains things like the report title, share button, and edit button. So, tingnan natin yung ano, yung header visibility. So, kapag always show yan, at pag nag-view tayo, ito, itong pinaka-header natin yan. So, naka-ano siya, always visible. Kapag naman auto-hide, pag nag-view tayo, yan. So, wala na. Pero, ayun, ano lang, nag-hide lang. Kamukha lang naman din siya ng ano, ng taskbar natin sa baba, di ba? Dito sa baba. Kapag hindi natin ginagamit, nag-hide, pag binaba natin yung pointer dito, dito siya. So, ganun lang naman din. Yung ating initially hidden. So, view natin, diyan. So, malagi siyang wala. So, pero ano, always show din lang. Kasi minsan, na medyo matagal kapag labas or ano siya, tatago. So, meron tayong navigation position. Ang navigation position refers to where the report, the page selector appears. Page name can appear as a panel on the left side or drop down. Kapag navigation position, so dito yan sa gilid, ito. Yan, ito yung navigation position natin. Kapag yan ay naka-left, so palagi siyang nasa left. Yan. Meron siyang ano. Ayan, meron siyang hamburger ano dito. Selector. Ayan. So, pero mas gusto ko yung ano, yung naka-top. Ayan, okay lang yan. Meron tayong display mode na fit to width at saka auto actual size. Pwede tayong maglagay ng margin or hindi. Ayan. May canvas size din tayo. Let's you select from a number of preset size. Tulad dito, meron tayong portrait, meron tayong landscape. Yan. So, meron tayong ano, kung gusto natin, sariling ano, sariling width, sariling height, pwede rin.
Yan. So, meron din tayong snap to smart guide at saka grid. So, kapag kasi naka-smart chain tayo, so, pinapakita siyang line eh. Ayan o. So, nag-ano siya, nag, ayan, yung red. Ayan. Pag meron siyang ano, meron siyang smart guide. Tapos, meron tayong grid settings. So, try natin itong gawing 20. Kung anong mangyayari, tingnan natin. Nakita ba? Para hindi ata nakita. Hindi masyado kita. Kasi ano, 10 pixel lang yung grid setting natin. Gawin ko kanyang ano, 50. Sorry. Hindi kita. Pero itong mga box na to, tulad niya, no? Try ko nga baguhin yung ano, yung team niya kung kita. Na hindi rin pala kita. Pero mapapansin nyo, kapag ginawa nyo yung 50 pixel to, so yung 50 pixel natin na yun, medyo ganyan siyang kalaking square. Pero kapag 10, ayan, so para siya maliliit, para siyang yung tawag doon, yung sa pinto, yung screen, di ba? Ayan. Then, meron tayo itong report, level, component position, meron tayong bottom at saka top. Ang purpose nito is kapag meron tayong mga ano may mga iba't ibang page tayo dito. Page 1 hanggang page 2. So kung ano yung para siyang ano eh, arrange front at saka arrange back. Yun yun eh. Yun yung purpose nun. So, siguro try din natin to later. Yan. Then ayan, so meron tayo dito selection mode. Ayan, so pag ano, pag medyo hindi, wala ka na masyadong gagawin o gagalawin doon sa table natin o sa mga chart natin. Ayan, pwede mong gamitin itong selection mode natin. Ayan, pwede ka mag-edit ng mga components. Then, meron tayo dito undo tsaka redo. Meron tayo dito add a chart. Yan. So add a chart. Marami tayo mga choices dito. The table, scorecard, time series, hanggang sa tree map. Pero ilan lang yung gagamitin natin dito. Medyo madami kasi. Meron tayo itong mga community visualization. So ang nasa beta mode pa siya. Hindi pa siya final. Pero ito, ginagamitan din doon ng, ano, ng other parties application. Meron tayong date range. So, ang purpose nito is, teka, maglagay nga tayo isa dito. Kaya lang, ano ha, wala akong date dito sa, ano, ha, sa mga example chart ko. Pero ang purpose nito is, pwede nyo i-select yung, ano natin, yung record natin by date. Yan. Ito yung start date, tapos yung end date, halimbawa ngayon ay 13, yan. Pag ina-play mo yan, so mag-aaroon ng update dito. Pero dahil wala akong date, hindi siya mag-ano, magbabago. Siguro gawa ako mamaya na ano, unang may date. Filter, yan. Filter control, purpose niyan syempre, para sa spreadsheet natin, pwede tayo mag-filter. Yan, ano ba yung pwede kong i-filter? Siguro, yan, try ko muna province. Yan. So, try natin. So, kapag nag-drop down tayo dito, yan, naka-check lahat ng province natin. Pag naka-uncheck yan, at naka-select lang yung Bulacan. So, mapapansin nyo is, yan, mag-a-update yung ating report. So, sino-sino yung mga taga-Bulacan. Yan, pwede tayo maglagay ng sino-sino yung mga taga- Region 4A, Batangas, Quezon, Laguna, Rizal. Ayan. So, meron tayong update dun sa mga record. Ayan. So, yun yung purpose ng filter. Next is yung ating data control. Kailangan natin ng analytics dito. Google Analytics, pero wala akong Google Analytics pa eh.
Kaya wala pa akong mabibigay dito. Siguro sa mga susunod na session na lang. Next, meron tayong URL embed. So, ibig sabihin, pwede nyong embed yung report nyo. Tingnan natin. Ayan. So, pwede tayo mag-embed ng mga video, mga links. Next is yung ating image. Pwede kayo mag-upload ng image. Hindi, wag na. Ano lang. Basta pwede kayo mag-upload ng image dito. So, pwede kayo mag-upload ng logo, ng background design, at iba pa. Tapos, pwede rin kayo maglagay ng text. For example, ito ay ayan, for event registration. Ayan. So, pwede nyo siyang baguhin. Ayan. Pwede nyo center. Pwede nyo i-bold. Ayan. Pwede nyo baguhin yung background blue. Ayan. Kunwari lang. Tapos, pwede nyo lagyan ng border. Kung gusto nyo lagyan ng border, pwede rin naman. Ayan. Ayan. So, yan yung sample niya. Tapos, yung kasunod niya, ang tawag dito ay line. Pwede kayo maglagay ng line, arrow, or yung connector. Shape, pwede rin. Halimbawa, itong record count, medyo hindi kita. Wala siyang ano. Lagyan niya natin ng ano to. Ng shape. Order, bring forward. Ay. Bring to front na lang. Ayan. So, pwede nyo lagyan ng ayan. Kulay. Ano lang naman. Pwede ganun lang naman yon. Tapos, next is yung add data. Kung gusto nyo magdagdag ng data source, pwede rin naman. At pwede rin ano yan eh, pwede kayo mag-blend ng data. So, mamaya, ano, ito, nasa baba na to. Ay, kalisi ko na nga to. Ayan. So, ito, ginawa ko to for, ano, na nag-blend data ako. Kailangan kasi, ano, pag nag-blend kayo ng data, at least meron kayong, ano, isang magkamukha na, ano, na field. Tulad dito, record count at saka record count. So, ayan. So, na pag-blend ko sila. Ganun lang naman yun. Then, next is yung ating ito, itong mga menu. Meron tayong file hanggang help sa file natin. Yan. Pwede kayong mag-share, mag-create ng bagong report, mag-download, mag-create ng bagong copy, edit, yan, mag-redo, undo, sa view. Ayan, pwede kayong maglagay ng mga checkmark. Ayan. Kung gusto nyo na ang grid size niya, yung kamukha na ginawa ko, 15. So, pwede rin. Insert, pwede rin naman. Ayan, mga charts din natin, pwede rin kayong maglagay. Sa page, pwede kayong maglagay ng pangatlong page. Paklik nyo lang yung new page. Maglagay ko na siya ng pangatlo. Pwede rin kayong maglagay ng okay. So, ma-arrange lang yun kapag meron kayong chart. Arrange natin. Ayan. So, meron tayong order tulad dito. So, ilipat ko nga itong ilaman ba ako sa page 2? Okay. Sige. Alam ko na. So, dito sa record count, ilagay ko to sa nasa na ba yung make report level. Ayan. Make report level. Ang mangyari dyan, ayan, meron na rin siya sa page 2. Meron na rin siya sa page 3. Kasi ano, ginawa ko siyang ano, available dun sa lahat ng page. No, kasi naka ano siya, naka make page level. Ano, yun yung purpose nun. Okay, ano pa ba? Sa mga naman, sa mga chart naman, ito, kung ito, tulad niyan, pag pinining itong table na to, yung nasa properties niya dito sa right side. Yan. So, meron siyang data.
Meron siyang style. Gusto niyo baguhin yung kanyang itsura, pwede. May pwede niyo rin baguhin yung kanyang table. Ayan, tulad dito, pwede mong table with bars. Ayan, pwede. Pero hindi na lang yan. So, ano pa ba? So, yun lang muna. Ang gagawin natin is, gagawa tayo ng ano, ng isang ano, isang sample. Ano? Kasi ito, naka-ano na ito, naka-set na ito eh. Eka, sa view natin, kung mapapansin nyo, yan, tulad nito, yung ating pie chart. So, kapag tinapat nyo yung mouse pointer, nagkakaroon siya ng additional information. Ayan, ito, female. Ayan. So, apat yung female. Ayan. So, dito rin sa ating bar chart, meron din siyang IT, apat. So, BPLO, tatlo. At yan yung iba. So, nagbibigay siya ng other information. Tapos, ano pa ba yung dito? Ito, meron pa. Sort by province. Ah, nakasort na siya by nakuha. Ayan, sort by province. Pwede rin siyang sort by gender. At record count. Ayan. So, may mga ano ba to? Dagdag na feature. Then, ito ba? Ano ba meron dito? So, dito meron tayo dito record count at saka office. So, tingnan natin yung office. Ayan. Ayan. So, naka-ano siya? Naka-sort. Tapos, dito, ano ba meron dito? Ah, ganun lang din. Tingnan natin yung page 2. Ayan. Sa page 2, gumamit ako dito ng ano eh, ng geo location or geo. So, mapapansin nyo yung ating region 3. So, merong mga nakalista sa record na 8 na taga region 3. Meron tayong 5 na taga region 4A. Ayan. So, ayan. Pwede siyang ano, Philippines, pwede rin naman siyang ano, ibang bansa rin, pwede rin naman. Sa geo location, yan, pwede mong baguhin yung zoom area niya. Ayan. So, pwedeng buong mundo. Kaya lang, medyo maliit yung ano natin eh. Yung graph natin kapag pinilihan natin yung world. Nasaan ba yung world dito? World, sa taas yata. Or type ko na lang. Wala kasi ikaw mga record dun sa ano. Dun sa ano ko, sa spreadsheet na ano, ibang bansa, kaya hindi siya naminitaw. Pero okay na to. Ano ba ba? Siguro, gawa na tayo. Okay. Sige. Ito is, balik tayo dun sa ano, sa data studio natin. Para maka-create tayo ng panibagong information. So, kailangan natin ng tulong ni ano, Google Sheet. So, gagawa ako ng Google Sheet dito. Yan. So, ano ba yung ano bang ilalagay ko dito? Sample lang to ha. Siguro yung mga COVID-19. Yan, mga COVID-19 cases. Yan. So, maglalagay ako ng province at saka siguro yung cases, yan, cases. Tapos yung mga confirm. Yan. Then yung death,
Tapos, mga naka-recover. Recover, yan. Okay. So, halimbawa, gawa tayo ng halimbawa is Bulacan. And, pasensya na. Taga Bulacan na. Yung ano namin, opisina namin sa Bulacan eh. So, region 3 na muna gagamitin ko ah. Mayroon ay Siha, tapos Tarlac, ano pa ba? Zambales. Hindi ko nakabisado yung mga province ah. Aurora, Pampanga, tapos Bataan, Binabatawado, 3, 4, 5, 6, 7, yan. Tapos ang cases natin ay, example lang po ito ah. So, 2,000. Tapos, 3,000, mga 3,500 siguro. Tarlac is 2,000 din. Zambales ay 300 siguro. Sample lang din. Aurora is 1,000. Pampanga is 3,000. Then Bataan ay 4,000. Ayan. Ang confirm ay siguro mga 1,500. May PCI is 1,000. Perlac ay 2,000 to. Ang confirm siguro 1,200. Ayan. Zambales ay 500. Aurora, ay sorry, Zambales 300 lang pala. 200 na lang. Aurora is 700. Pampanga is 2,000. Bataan ay 3,500. So ang debt ay siguro ka na lang siguro, konti lang. 200, 300, 100, Zambales siguro mga 10, Aurora is 200, Pampanga is 300, Bataan ay 30. Yan. Recover ay siguro mga ano ba? Teka, kailangan tali to eh. Okay, tayo naman. 100 ang naka-recover. Meron tayo dito 200, 50, tapos 10, 150, then 200, tapos 50 na lang ulit. Yan. So, yan yung sample natin. So, ito ay tatawagin natin to sa ano, data studio para malaman natin yung ano niya, yung data niya. Next is tayo kay Google Data Studio ito. Then create tayo ng bagong report. Tapos yan. Yan. So, mamingin siya ng data source. So, ang gagamitin natin ay Google Sheet. Click natin to. Then, nakasave na ba rito? Show more items. Hindi pa yata nagsisave. Medyo, check ko ako nandito na. COVID-19 cases. Search ko. Ah, wala pa. Hindi pa nagaano. Hindi pa tapos. Mabagal kasi ang connection eh. Siguro later. Copy ko lang ulit. Ayan. So, nag-copy naman na siya. So, siguro doon muna ako sa data source. Tingnan ko kung makukuha ko na. Add data source.
shit. Ayun, ito na. Yung own by me. Nandun na yung COVID-19 cases natin. And then, meron tayo itong worksheet number 1. Meron tayo itong checkmark na use first row as header. Yan, usually yung mga nandito sa yan, first row natin, yan yung header natin. So, okay lang na naka-check yan. Then, include hidden and filtered cells. Wala naman tayong naka-hide na mga cells. So, okay lang. Pwede na rin default na naka-check. Then, i-connect natin. Yan. So, meron tayong field dito. Cases, nakaset sa number. Confirm. Yan. Nakaset din sa number. Province, text. Ang province ay... Ah, okay. Gagamitin natin itong ano. Itong ISO 3166. So, kukuhin natin yung mga code ng nabanggit ko na province. Nasaan ka na? Pero hindi pa limited auto eh. So, try natin na. Try natin yung Nueva Ecija PH NUE. So, hindi na ito magiging province. So, magiging province code to. Kaya lang kasi ang problema dito is dun sa ating geolocation kasi ay wala kasi tayo itong province code eh. Ayan o. Ayan lang yung pamimilihan natin. Country, continent, subcontinent, region, city, metro. So, siguro per region muna ang gamitin natin. Tama. Region na lang muna. So, ito na lang muna. Ito, PH 14. So, palitan ko muna ito ng PH 14. Ayan. Then, ito na lang, PH 5. Tapos, PH 2. Then, PH 14. Tapos, PH 13. Ayan, PH 3 tsaka 07. Ayan, so para ano siya, naka-region. Region, ayan, region code. Ngayon, pag nag-update tayo dito, dapat mag-update din tayo sa ating source. Yan. Ito, meron tayo ditong refresh fields. So, refresh natin. Yan. So, sabi dito is field changes found. If you apply these changes, yan, from old field to new field, apply lang natin. Wala na kasi yung province. So, apply. Yan. So, automatic magiging region code na siya. So, ganun lang kadali mag-update. So, gawin natin siya ang geolocation na region code. Ayan. Dito sabihin niya, we're changing the region code from text to region code. Then, continue. Ayan. Tapos, mamaya, gagamit tayo ng case na ginawa ko kanina dun sa ano. Dun sa conversion ng ano, mga pangalan. Next is... So, siguro, try natin. Gawa tayong report. Ito na yun. Ano yung papakita niya rito? We're about to add to this report, though. Add to report. Okay. Dimension code natin ay... Ano... Ayan. So, kapag limit ito itong error na ito, hindi niya ma-identify kung ano yung dimension niya. So, pwede natin palitan itong dimension. Pwede rin naman natin try na gamitin yung ano, geomap.
Ayan, sa geo map niya, ayan, naka-set siya by US. Try natin yung zoom area na Philippines. Philippines. Patay po na nga lang. Ayan, Philippines. Ayan, kung mapapansin nyo, nagbigay siya ng ayan, ng report na may mga cases. Tingnan natin. Ayan, no? So, record count. Ayan, ito mga naka-record count pero hindi pa siya cases. So, try natin na gawin itong cases. Ang gagawin lang naman yan, i-click and drag lang naman dun sa ito, pwedeng dito or dito eh. So, drag natin itong cases. Pwede nyong i-overlap. Pwede rin naman siyang yan, oh. Teka. Pwede rin siyang ano, itagtag dito. So, try ko nga itong yan, oh. Cases dito lang sa baba. So, check natin. Nililitaw kaya? Tingnan natin kung anong problema. Doon sa ating cases. Ah, okay. Kasi nakasum to. So, i-error natin. Yan. Refresh natin ulit. Okay. So, refresh natin. Try natin kung lilitaw na. Baka kailangan pa nyo ng case. Ayan, okay. So, dito, pinapakita niya na yung pH2 o yung ating ang pH2. Teka lang ha. Ang pH2 natin ay Cagayan Valley. Yan. Ang Cagayan Valley natin ay meron daw cases na 2,000. Ang Region 3 ay may 3,000. Ang Calabarzon may 300. Ang ating Bicol area is 35 at iba pa. Yan. So, pwede nating dagdagan to ng ano, iba pang metric. Lagay natin yung confirm. Yan. Yung confirm. Lagay natin yung mga deaths at saka yung recover. Yan. So, view natin. So, meron tayo ditong drop down ulit, yan. So, makapansin nyo, dadagdagan na yung pamimilian natin. So, yung confirmed, yan. Yan yung mga confirmed na may case. Yan. Kapag naman death, ayan yung may mga, ito yung, itong naka dark, hindi naman siya dark blue, pero yung matingkad yung blue niya, yan yung may mga matataas na bilang. Ayan, 300. Ito kasi 100 lang, kaya medyo light yung color niya. Pati yung, ano natin, yung Calabarzon. Recover, oh, ganun din. Ayan. Okay. So, ganun yung paggamit ng geomap natin. And dito is, ayan, pwede nyo i-edit yung pangalan. Gamit yung pencil icon na to. Imbis na record count. Ano ba ang pwedeng ilagay dito? Ah, alam ko na. O siguro ano? COVID record. Yan. So, COVID record na lang. Yan. So, mapapansin nyo, magbabago na yung pangalan ng metric. Tapos, yung ating cases. Ayan, pwede nyo rin i-edit dito. Pero, okay na yan. Then, ano pa ba? Ah, okay. Style pala. Ayan, style. Style natin. Ano ba yung po pwedeng maging style dito? Geomap chart. Sa geomap chart, pwede nating ay, hindi kita. Pero, ito sa taas.
pwede nating baguhin yung ano niya, color value. Hindi nga lang kita eh. Ah, hindi pa ba, hindi na ma-scroll up to. Oh, hindi nakita. Pero siguro ano, try mo i-ano, bawasan yung kita kaya. Ayun pala. Okay. So, kailangan kong bawasan yung ano niya, zoom. Naka-check yung blue. Try natin gawing red. Ayan. So, pwede naman. Ito nasa baba na to, yung show legend. Uncheck natin yan. Okay lang naman na wala yan eh. Ayan. Tapos, yung ating mid color value. Siguro, ano, yellow. Ayan. Tapos yung ating minimum color value, green. Ayan. So, check natin. Wala tayo minimum na value eh. Nasaan na ba yun? Ayan. So, meron tayong red. Ibig sabihin, maraming cases. Pag yellow, nabawasan yung cases. Kapag green, konti lang. Ayan. So, meron pa mga ibang kulay na nag-ano sa kanya. Po-project. Okay na rin. Maganda na rin. Next is yung ating font. Wala naman tayong text dito eh. Background and border. Ayan, pwede nyo lagyan ng background siguro. Kaya lang, mag-ano sa ibang kulay eh. Ayan, ganyan. Ay, hindi, mas maganda pala light blue ano. Ayan, para kita. Tapos border ay pwedeng black. Ayan, so medyo maganda yung design. So ano pa ba yung pwedeng idagdag dito? Show on hover. So kapag tinatapat natin yung mouse pointer dun sa ano, dun sa affected. So pwede tayo maglagay ng ibang kulay. Siguro ano. Katry lang ako ah. Ito. Ay, ito. Yan. Para kita. Kasi hindi kita. Okay. Ayan. Pero yan, meron pa rito ang undo. Okay. So, next is... So, okay na to. Ayan, dyan ka muna. So, next, gagawin ito ko ng isang spreadsheet para naman dun sa... Teka. Pero, siguro lagyan ko muna ito ng ano? Ng... design. Ayan. COVID 19 cases. Magandang font style. Tasan ko na lang. Ayan, example lang. So, siguro ano, gawa pa ako ng isang spreadsheet para naman dun sa ano, yung gagamit tayo ng calculated fields. So, gawa akong bago. Tulad halimbawa ng this number. Tapos, maglalagay ako ng list number, tapos description. Description, unit price, tapos quantity. Yan. Ay, sorry. Hindi ako maglalagay dito ng, ano, ng total price. Kasi doon ako gagawa ng total price sa natin. Doon sa ating...
Data studio ano? This number, siguro lima lang. Okay na yung lima. 3, 4, 5. Tapos description, siguro ano, mga items na lang. Pen. Ito pa lang mag-isip ng description. Siguro, polo, alimbawa, yan, polo. Tapos, mag. Yan, yan kasi may mga toy kasi. Sorry, sorry. Mag, ano ba? Bag. Yan. Tapos, ano pa ba? Fan. Yung pamahipay. Okay. So, unit price, halimbawa, 5 pesos. Polo. 250. Mag. Siguro, mga 60. Bag, mga 350. Then, fan, mga 10 pesos siguro. Yan. Then, quantity is 6, 15, 25, bag, kundi lang yung bag. Ay, yung pen, kundi masyado. Yung kong 30. Bag, okay na yung 5, malaki yan eh. Yung fan is 20 rin, yan. So, ito ay tokens, yan. Yan yung maling pangalan natin. Tignan ko kung i-display na sa ating report. Ito, baguhin ko muna ito. COVID 19 cases. Ayan. So, balik ako dito. Then, punta ako sa data source. Then, add ako ulit. Add ako ng Google Sheet. Ayan, so ito na yung tokens. Bilis ngayon ah. So, first row. Okay, ganun pa rin. Ay, teka, tingnan ko nga. Okay. Pwede ko palang i-blend to mamaya. Okay, sige. So, tokens. List number, text lang to. Quantity. Unit price natin. Gawin natin siguro itong ano. Currency. Ayan, Philippine peso. Isa saan ko ba? So, wag na muna. Madali naman baguhin to eh. So, quantity number. Okay. So, gagawa ako ng field na i-add natin yung quantity at saka yung price. So, add a field tayo. Then, lagay ko dito is total price. So, ito yung sum. Sum ng unit price. Ayan, times. Sum ng quantity. So, tatanggapin niya ba? Tingnan natin. Ayan, tinanggap niya. So, bilibin tama yung formula natin. So, save natin to. Then, calculated field save. So, back tayo sa all fields. Ayun. So, meron siya ano dito. Total price. So, tingnan natin mamaya kung ililitaw niyo yung total price natin. So, create report. Add to report. Ayan. So, meron tayong list number tsaka record count. Pero, ang kailangan natin dito yung description. So, dito sa dimension natin, meron tayo itong description. I-drag and drop lang natin to. Ayan. So, meron tayong pen, polo, mag, bag, tsaka fan. And then, yung record count, imbis na
record count yan, dapat ano yan, unit price siguro. Yun. Okay, so log table natin, pwede natin itong baguhan ng style. So pwede natin itong i-hide or i-show yung header. Yan. So okay na sa akin, naka-show. Table colors, pwede natin baguhin yung table colors niya. So ang default niya is gray. Try ko nga ano, blue. Yan. Then, ano ba itong kasunod? Cell border color. So, pwede tayo maglagay ng medyo light lang. Ay, kita ba? Di ata kita. Black na nga lang. Ayan, black para kita. Next is yung ating add row color. So, meron tayong add at saka even row. So, isang ayan, medyo light. Hindi, hindi naman medyo light. Ito mas light eh. Ayan. So, ganyan na lang. Isang light at saka medyo light. Table label. So, yung table label natin. O nga pala. Pwede nga pala siyang click and drag. Pwede siyang i-resize. Nakalimutan ko sabihin. Pwede rin i-resize ito. Ayan. Pag i-resize niya yan. Ayan. Pwede rin. Next is pwede siyang table label. So siguro okay na yung hindi naman kita. Ayan. Yung table label natin hindi kita pag naka ano. Hindi pa rin eh. Ayan, okay na siguro yan. Pwede nyo baguhin yung size. Ayan, 14. Then yung font family niya. Ayan. Pwede nyo baguhin. Okay na sa akin yung row button na to. Table body, yung ating row number, pwedeng wala, pwedeng meron. Pwede rin naka-wrap text. Pag naka-wrap text yan, ano ba yung pwedeng wrap text dito? Alam, malilit lang kasi yung mga text natin eh. Pero, next yung table footer natin. So, pwede tayo mag-show ng pagination or hindi. Ayan, pwedeng naka-hide, pwedeng naka-display. So, kapag naka-hide yan, marami ditong record, pwedeng itong i-click na i-click so para lumipat doon sa iba pa mga description. Pero lima lang kasi ito eh. Eka, dagdagan mo kaya. Lahon na lang, maisip na ito, okay na. Try kong maglagay ng t-shirt na lang. T-shirt at saka cellphone case. Pa ba? USB. Ano pa ba? Tumblr. Yan. Notebook. Yan. Then 6, 7, 8, 9, 10. To update na lang natin to sa ano sa data studio natin. T-shirt, gaano ba t-shirt? 150 siguro. Cellphone case 100, USB siguro mga 400 to. Tumblr 120, notebook ay 50. Quantity is ano ba to? Cellphone case to, ano? 95, USB, tama na 5, Tumblr, 10, notebook, 30. Yan. So, tingnan natin yung token kung mag-update. So, refresh field natin. So, ano ba? Hindi pa nag-ano. Hindi pa nag-update. Teka, close ko ulit. Okay, tingnan natin kung nag-update na dito.
matagal lang. Pero later, sige. Balikan natin yan. So, after nyan is... Ayun na pala. Okay na. Nag-update na yung... Ito lang pa. Ito. Mabagal lang yung ating connection. Ayan. Bang hero number to? Tanggalin ko nga muna. Hindi ko pa pala naalis yun. Nasa baba siguro yun. Ito. Table body row number. Ayan. Okay. So, wrap text natin. Asan na ba yung wrap text? Ito. Wrap text. Okay, yan. Meron siyang scroll down. Pero hindi siya... Ito kaya. Okay, kaya mo na. Okay, later na lang. After dito is... ba yung kailangan natin dito. Yan, dimension. Pwedeng naka-center yung dimension natin. Pwedeng naka right align, left align. Yung ating metrics, ganun din. Meron tayong ay, mas maganda, nakalan ito. Compact number. Pag sinabing compact number, pwede mo siyang bawasan kung ilang ano decimal point kung kung meron siyang 0.1, 0.10, 0.15 na ganun. Pero naka-auto kaya wala naman kasi ko dito ano eh mga decimal value. Next is yan, meron tayong background border. Background border color, yan, meron din. Tapos may shadow din yung border natin. So, pwede yan. So, next dito sa table na to, maglalagay tayo ng isa pang table. Ganun din. Yan. So, dito naman, ilalagay natin yung ano niya. Nasaan na ba yung description? Ito, description... Tapos, imbis na record count, ilalagay natin yung mamaganda. Quantity muna. Okay, mamaya, i-blend natin to. Yan. And, para ma-blend itong dalawang to, hindi ko na babaguhin itong ano, yung style na to. Ang gagawin lang naman, kailangan nakaklik sila pareho. Tapos, right-click lang. And then, meron dito blend data. So, pag pinindot nyo yung blend data, yan. So, gagawa siya ng siguro kailangan may ano tayo. Record. Teka. Lagyan ko to ng ano, ng record count. Yung ating metric. Oo nga pala. Ito, at saka ito. Play natin ulit. Ayun. Kaya lang, visible na yung iba. Ang gawin natin, hide na lang natin. Pwede namang i-hide to. So, sa ating style, ano kaya kung alisin ko na lang yung ano? Ito.
Pero tayo magbawas ng record count kasi dalawa sila. So, pwede nyo i-click yung ayan, delete. Tapos yan, so ito ating quantity at saka unit price. So, naka-blend na. So, galing dito. So, naka-blend na siya. Yan. And then, maglagay tayo ng scorecard. Yung scorecard, ginagamit yan para sa total. So, sige, mag-click tayo nito scorecard. Ano ba yung kailangan nating i-total dito? Yung record, pwede. Total price. Hindi, hindi pwede. Kasi ano eh. Naka-ano siya. Dapat pang isang ano lang. Pang isahan lang. So, pwede tayo maglagay. Kamukha nung pinakita ko kanina. Maglagay tayo ng shape. Ito, ano natin to, i-order natin sa front para, yan. Tapos meron pa siyang style na border. Yan, then color, pwede rin, color, yan. Okay. So, tapos, lagyan tayo ng label. Then, pwede natin itong lagyan ng, ano yung ginawa nata? Tokens. Tokens. For 2020. Tapos, center natin. Okay na siguro yung nakamold. Ayan. Tapos, view lang natin ulit para makita natin. So, sample lang naman ito. Ano, hindi ko na masyadong ginandahan yung style natin. So, pwede naman na, ano na, hintayin na yung mag-explore sa paglalagay ng style. Ayan. Then, title report. So, lagyan natin ito ng tokens for 2020. Ayan. Siguro yung nilagay ko na calculated fields. Pero mailagay na rin yung total price. Saan kaya pwedeng ilagay? Dito na lang siguro. Palitan ko kaya. Ayan. Pwede na lang ipapalit ko kaysa naman sa record count. Uy. Yan. So, view natin. Okay. Pwede dito. Pwede rin dito. Oo, pwede rin pala dito. Ano? Lagay ko nga rin yun. So kapag pala tayo naka-blend, hindi na din na-display yung total price niya rito. Usually sa mga ano lang, sa mga original na ano natin, na record. Ay, okay lang naman. Okay, saan pa ba? Bukod dyan, date range, gamit din tayo ng date range. So, try natin mag-create ng date range. So, gawa pa ako ng isa para sa date range naman. Activities. Siguro mga activities naman to. Activities. Sorry. Yan.
So, date, tapos activity, tapos remarks. Ayan, yun na lang muna. Then, magkalagay ako ng April 1, April 2, April 5, siguro hanggang ano lang, April 7. April 'yan activity planning tapos experiment and testing developing execution, tapos maintaining, then the testing. Kumari lang naman. Then pass, failed, o fail na. Failed, pass, failed, pass. Ayan, so try natin itong i-ano, i-gawa ng ano, ng date. So, balik tayo ulit sa ating dashboard. Gawa tayo ng data source, Google Sheet. Limit ako na ba? Ay, wala pa rin. So, pala. Isa pa. Google Sheet. On by me. Wala pa rin ah. Wala pa. So, di bali. So, habang wala pa siya, okay. So, balikan natin muna yung PowerPoint habang wala pa. So, yung ating yan. Sa pag-create ng ano ng visual design visualization, so kailangan alamin natin kung sino yung ating audience. Kung ang audience pa natin ay by age or by gender, so kailangan alam natin yan. Then, why are they invested in this analytics? So, ano ba yung purpose natin? Bakit natin ginagawa itong analytics report natin? Para ba makita natin kung ano yung trend ngayon? O kaya naman, para makita natin yung ano yung kailangan pang gawin or improve, diba? So, what do they already know? So, pag gagawa tayo niyan is siguro meron tayong konting introduction about doon sa ano, ipipresent natin na visualization. Tapos, what do they need to know? Ano yung kailangan pa nilang malaman doon sa ipipresent mong report para mas lalo nilang maintindihan. Then, how is this information intended to drive action? So, kailangan kasi after mo makapag-present ng report, ayan, dapat meron ang mga action planning.
may gagawin. Then, yan, paggagawa tayo ng visualization, dapat ano muna tayo, from broad information, tapos pwede natin siyang i-dissect. So, di ba, kumukha na pinakita ko kanina, pwede nyo buksan yung geo by world, di ba, tulad yan, yung uso ngayon, yung COVID, by world, tapos by country, tapos after nun by country, by province, then after nun by municipality, or ayun, hanggang barangay. So from broad to ano, to dissect. Then treat related items similarly and style different items differently. So pag gagamit kayo ng mga charts, so dapat tugma siya dun sa ano gusto nating ipakita. Kasi may mga ways na paano ginagamit yung chart natin. Kasi kapag iba yung pinakita natin dun sa chart, yung ano, yung design niya, yung dun sa chart na yun, eh, iba yung magiging output o minsan hindi bagay. Then use colors strategically. So yung paggamit ng kulay, dapat ano siya, hindi ano, siguro huwag masyadong maraming colors. Parang ano eh, pag masyadong maraming colors, medyo nakakalito o nakakahilong tingnan. Siguro gano'n lang tayo ng mga minimal na mga kulay. Then, use a consistent theme. So, pag gagamit tayo ng theme, so dapat ano lang, medyo pare-pareho. Yung page 1, yun yung theme niya. Page 2, yun yung theme niya. Hanggang doon sa iba pang page. Then, choose the right charts for your purpose. So, yun, nabait ko nga kanina. Tapos, use templates. Kung medyo mabilisan na yung kailangan paggawin o paggawa, so, pwede kayong gumamit ng templates. Okay na nga kung okay na. Okay na ba ito? Hindi pa rin lumilitaw. Bakit kaya? Saan pa nga? Okay naman dito. Sa pa. Create data source. Google Sheet. Wala pa rin. Di bali, mamaya na lang ulit. So, yung chart natin. Yung chart natin, yan, may mga iba't iba klaseng charts. And ito yung kanyang paggamit. Una is yung bar chart. Ang bar chart, kino-compare yung metrics using vertical or horizontal bars and allow you to compare discrete quantities of different categories. Yung pie chart naman, compare the parts of the whole and are most helpful when comparing only 2 or 3 values. So, pag gagamit tayo ng chart, huwag masyadong madaming ano, mga nandun sa pie. Kumbaga, minimum siguro 3 or 2. 2 yung minimum, then maximum siguro hanggang 5 lang. Kasi kapag masyado ng marami, medyo nakakalitong tingnan. Parang, ano ba yung ginamit ko rito? Parang yung ginawa ko dito, ginawa ko lang is ano ba yung ginamit ko dito na chart. Ayan, ito lang dyan. Male-female lang yung ginamit ko para mas madali siyang ma-identify. Kasi tulad yan, kapag more than 10 o siguro nasa 10, may lilitaw na others. So, ano ibig sabihin ng others na yun, di ba? So, medyo hindi siya consistent sa report. So, yung chart natin dito, yung style niya, kung gusto nyo baguhin yung slices, yung pie chart natin yan, pwede siya hanggang 20 slices. Pero mas maganda siguro, ano lang, minimal lang. So kung halimbawa,
Ah, try ko lang gawing chart to. Yan. So, halimbawa, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Okay. Gawin ko lang siyang 5. So, sa style natin, gawin ko lang siyang 5. Ayan. So, merong others eh. So, hindi siya masyado maintindihan ko ano yun. Kasi maraming choices yung ano natin. Yung designation. Asan ba yung example ko na yun? Ito yata yun. So, dito. Yan. Ang designation niya, napakarami yan, no? Ayan. So, may others pa nga sa baba. Ay, pero hindi kasama to. Ayan. Pero napakarami. So, kung gagamit tayo ng chart, medyo hindi mo alam kung ano yung others na yun. Ayan. So, gawin ko lang 7. Ayan. Okay na yan. Then, ano pa ba? GeoMap provides an easy way to visualize how a measurement varies across geographic area. Yung pinakita ko kanina, scorecard shows a total for a single metric. Then, yung ating scatter and bubble charts help you identify a correlation or lack of correlation between data points. Bullet chart, so meron tayong ano to, pwede mo makita yung performance no ano no isang service kung ano siya, kung okay siya or hindi sa pamamagitan ng bullet chart. Meron tayong line chart. Can easily help depict the relationship between two or more variables over time. So tulad sa COVID natin, di ba? Meron tayong cases, recovery, death. So pwede mong gamitan ng line chart yun para makita mo kung ano yung status niya, kung puro pataas ba or may nagbabago. Ay, teka, wag mo na yan. Tignan ko muna kung nag-display na to. Ba't kasi hindi to nag-display? Basta pa nga. Create data source. Google Sheets. Ayaw niya talaga. Diba ni? Ano na lang. Next time na lang siguro. Dahil ano na rin eh. Matapos na rin yung activity natin. Pero ito, pakita ko lang yung, I think nandito yun eh. Yan. Pakita ko yung ginawa ng ano, ng probinsya ng Bataan. Doon sa kanyang ano, data studio. Yan, so meron siyang ano, nakalagay dito, real-time data of COVID-19, yung Bataan. So yan, nakalagay yung kanilang clear, yung confirm, may mga PUI pa, tapos PUM. Then kada ano, municipality yan, may mga table. Meron ding age bracket, meron ding gender, male or female. Tapos, meron din siyang, yan, bar chart na ginamit. So, ang ginamit niya rito is, ano, I think ito yun. Ay, dito na lang. Hindi kita yung pangalan eh. Ito yung may mga stock column chart. Yan yung ginamit nila. So, ang ganda ng pagkagawa ng ating ano, probinsya ng Bataan. Tapos, mapapansin nyo sa baba, nakalagay data last updated April 13, 2020. So, real time nag-update yung record na to. Yan. Ano pa ba? Wala pa rin eh. Hindi, bukod dyan, sa Google Sheet. So, kung gusto niyo mag-upload ng CSV file, pwede rin. Ito. Ayan, pwede kayo mag-upload ng CSV file, then click to upload files. Kapag mag-upload kayo at may makikita kayong, ito, tulad dito, may error to eh. Ayan, papakita ko yung error niyan. Upload natin. Ayan. So, may pinakita siyang error. So, sabi dito, click nyo lang yan. Sabi niya dito, is yung row 25 invalid characters in a file. So, syempre, gagawin muna natin. Ayusin muna natin yon. So, delete ko muna to.
delete. Then puntahan natin yung may error kanina, row 25 daw. Sa row 25, ito. So tingnan natin yung ayan. So i-check nyo lang yung mga ano niya, mga pangalan. So maaaring ito nakaka-apekto. So, pwede nyo alisin. Tapos save lang. Tapos upload natin ulit. Yan. Sasabihin naman niya kung successful eh. Uploading 1%, processing, and then yan, uploaded. So, ibig sabihin, pwede mo na siyang magamit. So, pag na-upload mo na yan, i-click mo lang ang connect. Connect. Then, ayan. So, magbibigay na siya ng mga field. Then, ikaw nang bahala, magbago ng type at yung mga kailangan mong baguhin dito. Kung gusto mong magtagdag ng field, pwede rin. Okay, ano pa ba? Bukod doon, kung kayo ay naka-open sa spreadsheet, ano pala? Pwede naman, meron namang save as yun eh. Save. Halimbawa, nag-open ka ng spreadsheet dito. Ito, naka-CSV na to eh. Pag nag-open ka ng meron kang spreadsheet at gagawin mo siyang CSV file, browse mo lang, hanapin mo lang ito. CSV, comma delimited, tapos tsaka mo lagyan ng pangalan. So, magiging CSV file na yan. Pwede mo lang i-upload yung mga dataset, ay mga record natin. Yan. Pag nakang, kadalasan kasi gamit natin, di ba, Microsoft Excel at gusin yung ilipat. So, gawin yung CSV. Kapag naman, ano pa ba, yung ating okay. Yung mga raw na file, na record. Ginagawa ko is ano, kinaka-paste ko siya. Tapos nilalagay ko sa Excel. Tapos ginagawa ko ng CSV kasi minsan may mga raw na record na hindi siya downloadable na CSV. Yung isa yung iba nakalagay lang sa website eh. So, kinaka-copy-paste ko muna yun. Pagka-copy-paste ko sa Excel, so, tsaka ko siya ginagawang CSV. Ano pa ba? Medyo short pa yung time natin ah. Pero siguro next time na lang ulit. Sana asan na ba yun? Sana mal... Sana is yan, kung kayo gumagamit ng analytics yan, pwede nyo magamit yan. Tingnan ko nga kung papasok na ba't kaya ayaw, asan kaya itong activities natin, ayaw nyang i-display. Ayaw nga. Siguro next time na lang na alamin natin kung bakit tayo mag-display. So, bukod dyan is ayan. So, mas marami pa kayong malaman regarding sa Data Studio natin. Punta lang kayo ng help file. Tapos, pwede nyo i-type dyan yung gusto nyo malaman. Ayan. Then, baba. Nga pala, may mga nagtatanong kasi kung nag-i-issue ba kami ng certificate nung session natin. Oo, nag-i-issue kami ng certificate, pero bago nyo ano yun, makuha, meron kayong task. Ang magiging task nyo is gagawa lang kayo ng example na report. Example lang yung laman ng datasheet natin.
anong USB file, tapos i-coconnect nyo sa data studio natin, and then mag-ano kayo, magkakamo kayo ng ano lang, mga reports lang, kahit may mga tables, may mga graph, may mga scorecard, ayan, kayo na bahala, kayong bahala sa design, kayong bahala dun sa mga data nyo. And then after nyan is i-ano nyo lang, download nyo lang yung ano, ayan, ito ah, download nyo yung report, gagawin nyo lang siyang PDF. Okay lang naman na isang page, page 1 lang, pero makilang maraming page. Download nyo lang as PDF. Ayan. So, pag na-download, teka, preparing. Ayan. So, kapag na-download nyo na siya as PDF, tulad nito, ayan. Ang gagawin nyo lang naman ay i-email nyo dun sa binigay ko na ano, na email address, yung intro to gds@gmail.com, para ano, yun yung ating ano, kumbaga parang requirement para dun sa certificate. So, yun lang naman, ano lang naman yun, hindi naman ganun ka ano yun, kakomplikadong report, kahit simpleng report lang. Then, deadline nun, so siguro, hanggat maaari, maano nyo, ma-accomplish nyo ng within the day. Kung hindi kaya within the day, kahit hanggang tomorrow. So, kasi kailangan namin, ano, kailangan namin yung mga accomplishment so para ma-issue yung certificate. And then, nakilagay na lang din yung buong yung pangalan, yung ilalagay doon sa certificate. Pakilagay. Para naman, ano, pagbigyan namin yung certificate, so nakalagay na yung pangalan nyo. So, yun lang naman yung, ano, yung request ko para sa certificate. Then, ayun, kung may mga tanong kayo, pwede naman din itanong dun sa email. Kung kaya ko sagutin, ayan, pwede ko naman sagutin yun. Pag hindi, tatanong din ako sa ibang ano, mga kakilala ko na gumagamit ng ano, ng data studio. So, yun. So, keep safe and mag-ingat kayo palagi. Stay at home. Tatry pa rin namin mag-come up ng mga iba pang training para naman ano, marami pa kayong malaman kahit kayo ay nasa bahay lang. At syempre, ano naman, para ano rin, hindi kayo mainip kasi pag nainip kayo, naglalabasan kayo eh. Joke lang. Pero sa ano, yun lang. Thank you sa pakikinig at sa pag-participate. Sana marami kayong natutunan. And ayan, puntahan nyo lang yung aming Facebook page sa mga dagdag pang information. So yun lang po at salamat. So, thank you.